Ala Shebi Mejina at Oras Nanang Biyaya. In the Philippines. Okay, welcome po muli dito po sa ating September broadcast ng OMB. Ayan, kasama ko po ngayon sa gabing ito ang ating mahal na kaibigan mula po sa Lake Elsinore na si Pastor Benji at ang kasama po sa background ng kanyang asawa na Sister Corazon Biyatima. Pastor? Yes, Lord. So, good evening po lahat ng mga patiran at we're blessed na be back here at the studio o pa ONG at mabati po sa inyo ng isang very blessed evening at puri, mabuhay-buhay, puri ng Diyos. Right. Ang ating pong pinopromote ngayon ay ang kagandahan ng Pilipinas, yung It's More Fun in the Philippines. Yan, sapagkat two months ago ay kami po ay nakauwi buong pamilya ron at napakaganda po ng ating bayan ngayon at napakarami pong lugar na pwede natin pasyanan. Ikaw ba, kaya ka ba uwi yung umuwi noon? Natatandaan ko, 2002 yata. 2002? 10 years ago. So, ginagaan mo. Napakaganda po. Siguro, bagong magpapatuloy yung ating programa ay medyo dahan-dahan po nating pag-usapan sa rewind yung mga nangyari po doon. Amen. Ang topic po natin sa gabi nito ay tungkol nga po sa kahalagahan ng communication o yung komunikasyon. Yan. Ano ba? Pwede mo bang i-define kung ano yung komunikasyon, Pastor? Sa simpleng definition siguro ng komunikasyon, yan yung pagkakaroon natin ng pagkakaunawa sa isa't isa. And let's be, make more specific, ano, communication ng tapos ko ako tapos. Right. Marami pong communication na iba-iba na level. Pero I think we're talking about, tulad mo, Pastor. Right. Tapo, we communicated, nagkaunawa, anong gagawin natin sa gabi nito, sa oras na ito. Kung hindi tayo karoon ng communication, nakawala. Lalo na sa modern times ngayon, napakarami ng kaparaanan ng komunikasyon. We send communication through signs, behavior, speech, writing, text, email, voicemail, telephone, telegraph, telegrama. Ayan. Ang dami po. Ayan. Through Facebook, Twitter. Hindi po ba? Ayan. Dahil sabi nga nila, ito yung panahon na kung saan ang tao ay madaling makipag-usap, makipag-communicate sa kanyang kapwa at tao, kahit saan man siya lupalap ng daigdig, dahil po sa teknolohiya ng internet communication. Ayan po. Napakalaga po yung communication sa lahat halos ng sektor ng ating lipunan. Ano po? Ang communication po, magkakaroon ng miscommunication, lalo na po mga politika, mga bansa, anong party ninyo, what is your line? Pag nagkaroon ng miscommunication, kaya nagigere. Right. Kaya sabi, ano ba sa amin ito po? Meron sa amin yan. No? Sino bang lagi sa mga pa-contest sa paganda, sino bang bansa yung nakakakuha ng may nakakakuha ng Miss Photogenic, Miss Best in Gown. Sino yes. naman yung nakakakuha ng Miss Communication? Bago tayo magpatuloy dyan, Pastor, ay gusto kong batiin itong ating mga alam natin na nanonood ngayon sa gabing ito. Ayan, binabati po natin sila from Rome sa Italy po. Ayan, si Engelbert at Mylin Tarot. Ayan, nanonood po sila. Sa Mexico, Pampanga po, hindi po sa Mexico, bansa Mexico, si JC Duque.
isa po siyang agent. O yan, at magtatrabaho po dyan sa Vistaland. Sila po yung nagbebenta ng mga yung mga camellia homes dyan sa Mexico. Si Grace Secret ng Pampanga, si Alan Ignacio ng San Fernando, Pampanga. Hi, classmate! Si Alan Thomas, ito po yung kaibigan ko, kababata, na nandyan po sa Assumption University dyan sa San Fernando. At ito, na-invite din po natin ang aking kapatid si Carlo Cruz sa Los Angeles, California. Si Nes Mendoza po, ito po yung classmate ko sa college at nanonood siya ngayon sa Saudi Arabia. Amen! At yeah, sa Canada naman po ay nanonood po si Josie Kalalang. Yan. At gayon din po sa Jeddah. Jeddah ba o Jeddah? Jeddah. Return of the Jeddah. Lagi po itong masugid nating tagapanood. Si Ildelisa Manulaban. Amen. Sa Lunga. Ayan. At gayon din po from Israel, si Beth Gintu. Yan. At gayon din po from Japan. Aba, meron tayong tagapanood sa Japan, si Ann Cruz. At wala mo kung anong relasyon ko kay Ann Cruz. Siguro ay Anin mo ni Moya. Anin. Siya po ay kapatid ko sa kapatid ko sa Ayan. Kumusta na dyan? Kailan ka pa share dito? At sa Pampanga po, ito po yung ating kaibigan at kababata, si Franklin Sunny Zapata ng San Fernando, Pampanga. Hi! Yeah, belated happy birthday kay Franklin. Ayan. At gayon din po si Maria Menchi Paras Castro ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At gayon din po si Heinz at si Nando. Yung buong pamilya po, ito po ay kababata din natin at double-crunch natin sa Villa Carmen, San Fernando, Pampanga. Ayan. At gayon din po si Harold Castro. Ayan. Ito po yung kapitbahay natin, kaibigan at kababata. Ayan. Amen. Ikaw ba, Pastor, meron ka bang alam na nanonood ngayon? Siguro, open yan. Yung isang kaibigan natin niya sa Hong Kong, Delia, at inimay ko rin yan sa Facebook sa mga kailangan na kapatid ko rin. Of course, mga Las Vegas, and Moria, at ang group, ano po, at sa Amen. Moises. Amen. So sa ating pong talakayan tungkol po sa komunikasyon, Pastor, gaano pa kahalaga na magkaroon ng isang magandang komunikasyon yung mag-asawa? At ano naman kaya yung mga negative effect kung hindi marunong mag-communicate yung lalaki at babae sa kanilang relasyon bilang mag-asawa? Napalag po yan sa ating komunikasyon na kung ano ang mga tanungin, ano ang ating mga gagawin, at ano ang tanong sa mga bata, sa ating pamilya, sa ating araw-araw na pamumuhay. Ano at kung gagawin po ng discrimination, isa nito ang naging sanhi ng naging problema sa pagnanahan. Ano po yung isa sa sarili ko niya, ay gusto ko magpahinga lang sa bahay, gusto lang nausap. Ito naman si Mrs. ay gusto palang lumabas, mag-relax. Dahil pagod si Mister. Hindi naman sinabi ni Mister na ay hindi ako yung mapasak pagod na pagod ako. Hindi naman lang ni Mister. Ano ba pagod na pagod si Mister? Pagdating sa bahay, siyempre itong misis din pagod din eh. Naglinis ng bahay, yes. Yung lahat ng dumi sa kusina, tinanggal niya, yung makakapal na mantika niya, di ba? So pareho silang pagod sa trabaho. So, in-expect ng misis na i-appreciate siya sa kanya. Yes. You know, pero sometimes yung yun nga, hindi mo makaano yun eh, hindi mo mapansin yan dahil ikaw rin eh napagod. Ang problema ngayon dito ay magkakaroon ng tensyon. Hindi ba? Due to miscommunication kasi nga maliinis ang bahay pero may tensyon. Yes. Yan.
Marumi ang bahay pero may lambingan. Yes. So pipili ka ngayon, yung malinis na bahay na may tensyon o yung maruming bahay pero mayroong lambingan. At ang further action niya ng kasunod na pangalan dahil itong isa sa bulan ng tao po, hindi kikibo, di lalong kumilin niya ang tension niya. Na, kasi kung paano po nagkataon na mga meron dito mga dito kayo sa biglang umalis at meron tayong gagawin sandali, hindi lalong nang tumingin dito, ano, kaya kamang itong sumigit, kita mo hindi pa naman pinansin yung umalis. Kaya yan, hindi na nangyari. Lalong nang sumigit ang tabuhan, ang miscommunication, lalong tumingin. At yung lack of communication, ito rin ay hindi maganda. Yung minsan ay meron nang nakikita hindi anayos-nayos yung isa, yung hindi siya agree. Basta sabi niya, bayangan ko na lang. Kung ano na lang, magtitimpin na lang ako, hindi na lang ako magsasalita. Ganun silang pareho, hindi nagsasalita kung ano yung problema nila. Kaya kung minsan nasagad na sila, humapaw na yung galit sa kanilang puso hanggang minsan lang sila magsalita, magdi-divorce pa. Ayan. At ngayon kasama po natin dito ang asawa po ng ating kaibigan, si Pastor Benji Biyatima, si Sister Cora Biyatima. Nag-jump in na lang namin po ako. Kasi ito miscommunication. Nung po kang nagpunta sa Seattle, na-meet namin yung kapatid niya ni Mr. na habang nagpukwento ang kami, ito namin na yung miscommunication for 20 years na hindi siya nag-usap ng ate niya. Pero bandang niya sinabi niya na akala niya ganito sa ako doon sa ate niya. Right. Yun ang miscommunication na napakatagal, 20 years na hindi siya nag-usap. So, miscommunication talaga eh. Samantalang naman kita kami, yakapan pa, love you. O, wala namang gap, wala namang sisa-sisa. But due to miscommunication, dahil walang nagkaroon ng tension. Yeah. So, it's a blessing na nagpunta pala kayo doon. Yes. Nakala nila eh, ganito yung asawa ko sa kanila. Pero ang totoo naman, hindi naman talaga sa nagkausap, hindi na sila. Miscommunication. Siguro mga 10, 11 years old. Kung minsan yung mga kaibigan, bigla na lang hindi nag-uusap. Kasi isang araw siguro, hindi sila nagkasalita hanggang sa susunod, hindi sila nag-uusap. Akala nila may tampo yung isa, akala nila may tampo yung isa. Kaya lagi nangyayari yan sa mga bata. Ayan. Akala nila nga, kailangan sa isa lang nagkikipuhan. Walang kaday-daylan yan eh. Walang kaday-daylan. Ayan. So, kung meron po kayong tanong, meron po tayo, open po yung ating linya. Ang number po natin dito ay 714-203-9157. Inulit ko po, 714-203-9157. At kung kayo po ay may Facebook, meron nandiyan po yung Tinig Pinoy TV, yung ating pong Facebook site. Ay kung meron kayong request, sumulat lamang po sa ating inbox o kaya ay mag-send po tayo ng ating mga prayer requests or greetings. Hindi daw narinig ni Sunny Franklin Zapata ng San Matias. Hindi pala taga San Fernando na ngayon. Basta pakibati nga si Sunny Franklin Zapata. Frankie Zapata. Praise the Lord. Gusto po kayo kapatid. Mr. Brother, Frankie Zapata. Right. Ito po yung kasama natin noon na ako umuwi ako. Lagi pong available yan. Siya po yung sumusundo sa akin. Nung nga nag-preach ako sa Betty, sa Guagua, sa El Shalom Church, siya po yung nagmaneho. At meron po siyang, i-advertise po natin yung kanyang, meron siyang band service sa mga balikbayan. Well, ayos yung pag-community natin at baka may isipan namin
nag-mention ako dahil si Mr. Brother Zapata na maging band driver. Ayan, at siya po ay taga San Fernando, Pampanga. Ayan, 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 Sam, ayan, advertise na. Nag-iwi yung ating programa mo. Amen. Siguro po ay magpapakita tayo nung nagpasyal tayo sa Boracay. We have one minute commercial video. Amen. Sa Boracay. Ayan, pakita po natin. Siguro nakita po ninyo yung lugar na pinunta namin doon. Two times kami, balik kami dahil nagustuhan namin yung lugar. Yan po ay nasa Porac, Pampanga. Yan, at ang tawag po sa resort na yan ay Boracay. Yan, kasi balak mo ba magpunta doon pag uwi mo? Oo, talaga na lang makikita talaga yan, ang Boracay. Pwede kang sumakay ng zip line, ayan, katulad din. Yan. At meron kang mag kayaking. Kayaking. Yan. Ayan. Meron bang mga padala rin? Ayan, meron silang doon na parang bahay, may tatlong kwarto, fully air condition. So, pwede magkasya kahit 30 tao. Ayan. Yan, pwede magkasya ang buong pamilya. At napakarami po. Napakaraming activities, games and activities. At hindi lamang yun, yung tubig doon, hindi walang chlorine, talagang nanggaling sa bukal. Ah, sa bukal. Kaya napakaganda po ron. Yeah. Yan, pasba, balik tayo sa ating talakayan, patungkol sa komunikasyon. Yes. Yan. Siguro masasabi natin, the reason why na meron tayong ugnayan pa rin hanggang sa ngayon ay dahil sa kapangyarihan ng komunikasyon, di ba? Amen. Dahil pareho tayong galing sa Guam. Yes. Ayan. Ngayon ay nandito pa rin tayo dahil panay ang ating pag-uusap. Amen. Yan, most of the time. Yes. Ayan. Tama po yun. At napakalaga po yun ng komunikasyon in regards to especially in our words. At masasabi tayo po yung nanapatapatan natin. Ang gagawa ng Panginoon po. At so, we communicate na ano ba nung nagagawin natin, ang plano yun. I think this is one reason na itong oras ng Biyaya that was born. No? At pinag-pray niya yung Pastor Virgil, kausap kami, nag-pray kami, nag-usapan mo, meron sana mo ganyan sa programa ng reach out, especially in the Philippine community, sa US and around the world. So, through communication, we prayed, and started brainstorming, din na ng mga gagawin. Ito, mga eksperto, sina Pastor Virgil, kung ganyan sa technology, yeah. So, through communication, ano mga makakayan na-isilangan sa programa ng Pastor Virgil. Yeah, ako sa magmula nung bata ako, Pastor, talaga parang meron na akong inner desire na magpag-communicate kasi lagi kong ino-improve yung isang bagay. Like for example, noon, may mga lata, yung may lata na nilalagyan ng sinulid, ano? Ginagawit ng malapit yan. Nung bata ako, naalala ko, makapal na tali yung ginagamit ko at from my house to my friend's house, malayo. Kaya inihila namin talaga yung sinulid na yun para sa bahay ng kaibigan ko tsaka yung bahay namin ay meron pong lata. Yan. At nung niniligawan ko po nga po si Mrs. Eh dahil nung time na yun hindi pa uso yung telephone, nagpunta ako sa Rao na bumili ng mga electronic gadget. Inassemble ko po yan, yung mga intercom. So ang layo po ng bahay nila siguro mga 3 kanto. Ayan. Pero tapos bumili po ako ng mahabang-mahabang-mahaba, siguro na telephone wire. Mahabang-mahabang telephone wire at inakyat ko po ang mga poste mula sa bahay nila hanggang sa bahay namin para lang meron kaming communication
all the time kahit na bago kami matulog. Yun po ang yan. At nung nasagot na naman ako, dahil mahal yung telepon noon, naglagay po tayo ng CB radio at naglagay ng napakalaking antena sa Pilipinas. At nung nasa Guam ako, patuloy pa rin yung communication. At ngayon nga, through the internet, yun pa rin ang deep desire natin na i-gamitin natin itong technology ito to communicate with our Filipino brothers all around the world. Ayan, di ba Basta? Tama po yun. Lalo na po itong mga modern technology, especially internet technology na itong ginagawa natin. Kawa isa't ko yun. Nung araw po, pag sinabi ng mga programa around the world, you're talking about television networks. Via satellite. Via satellite. That was millions and millions and millions. And so now, through this technology, you can be watched by people around the world. Ano, dahil po sa communication na invented ng mga wise men ano po na ginagamit natin. And I truly believe, kapag nagkaroon po ng ganitong technology, this is a wisdom given by the Lord, by God, ano, na to give it everything which is glory, ano po. So, ginagamit po naman namin ang communication ng internet sa iba't ibang kaparaanan, pornography, at all kinds of works of darkness, but that's especially God's people. Gamitin po natin ito for playing the gospel of our Lord Jesus Christ. Right. At meron tayong message kay Ernesto Mendoza, classmate ko po ito sa college. Saan na po siya? Isa sa mga taong bilib ako ito kay Ernesto Mendoza sapagkat nung nasa college kami, bagamat yung course to po namin ay marami po kaming gawain doon sa kurso namin, ito pong kaibigan na ito, siya po ang working student po siya. Alam po ba ninyo ang kanyang trabaho? Siya po ay nagtitinda ng chichero, ng mga kanin dyan sa mga Philippine Rapid, biyahe ng Manila, Pampanga. Masipag po siya. Pero natapos po niya yung kursong architecture, turugan niya sa kanyang mga pagsisikap. Kaya bilip po ako sa kaibigan mong ito. Siya ngayon ay isang engineer o isang arkitekto po sa Saudi Arabia. Ayan. Ang sabi po niya sa kanyang message, classmate, ang sabi niya, napakalaking ginhawa o naitutulong nitong ONG Oras ng Biyaya sa mga OFW. Yan. Saudi Arabia. Yan ngayon, Pastor. Yun nga, bibigyan din ko yung sinabi ni Sister Cora kanina na ang tagal na panahon pala kung hindi nag-initiate o hindi nagpunta doon para na, o hindi nag-initiate ng communication, yung isa palang gap ay hindi magkakaroon ng solusyon o yung pagkakaisa. So, ibig sabihin, napakarami ngayong mga tao nanonood ngayon. Tanungin niyo yung sarili niyo, baka meron tayong mag-anak, inay, tatay, mga anak, kaibigan na na-isolate natin o kaya ay nagkaroon tayo ng parang katamaran o pride na ayaw natin silang tawagin na hanggang lumawad ay talagang naging ano na, parang wala na, no? Siguro it's about time, ito na yung pagkakataon ng mga pasto. Tama po yun. Ito po open up communication. Napakalaga po naman yun. Sa pagkakita, even the Bible is clear on that na isa sa kalaban natin yung mga leaders in high places, those in the air, ano po yung communication. Yan po ay talagang, alam po ninyo, ang air, yung kalaban, the darkness, lagi niya lang sinasabi yun, gusto nila, dominante ang air. Kaya makita natin sa television, sa programa, ano, iba't iba, maraming palabas kung manapapunod dahil yung mga kabataan natin. Now it is not favorable to the sake of right. Yung mga kabataan. So, yan po lagi yung ginagamit ng kalaban, even to a single family, husband and wife, children and parents. Kung nagkaroon ng miscommunication, hindi na lang usap, hindi na lang kaunawaan. Ayan, doon mo kasi sila ang nagulungan. Right. Yeah, at may tanong ako, Pastor. Nung lumang tipan, sa anong kaparaan na kaya nag-communicate yung ating Diyos Ama sa bayan ng Israel? Ayan. Hindi ba, Pastor, mamaya, magbibigay muna tayo ng isang commercial. Ito namang commercial nito ay galing pa... yung pong pinuntaan nating lugar sa Pilipinas. Ito yung bagong Nayong Pilipino sa Clark. Nayong Pilipino. Field, Pampanga. Ayan. Ito po ang It's More Fun in the Philippines at Nayong Pilipino, Clark, Pampanga. Fun in the Philippines.
Hating ka din na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis na lang taga dito ka. Singgami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Pagin malalayo, sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapa ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Pagin malalayo, saan papunta? Tourist destination dito. Halatang-halatang Pilipino ka. General Emilio Aguinaldo, ang unang independensya ng Pilipinas. It's more fun in the Philippines. Papunta palalayo. Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Tatapag ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Inabatan ay isang kamulo. Iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Bagong na yung Pilipino. Tapos ang mga mata namin doon at very exciting, ano? Nakakaigayang masyalan at hopefully soon we'll come to visit the beautiful place na yung Pilipino. Right. Ano ba din na yung Pilipino? Na yun, sa man, siguro. Siya Amerikano yung mga nakatidatati niya. Oh, yes. Dati na yung Amerikano. Yeah, kinukumusta po natin yung ating mga taga-panood ngayon, si Honey Cruz na Kawit, Cavite. Honey Cruz naman po ay pamangking ko. Aking kapatid. Si Lian Manabat ng San Francisco, California. Kilala mo yan, si Lian, magkakapatid yan. Si Lenny, tsaka si Lourdes, at ganyan din si Brother Mading. Ayan, kumusta po kayo diyan? Brother Madin. Ayan, kumusta na kayo diyan? Kumusta na yung apo nyo, mga apo nyo? Ayan. Ayan. At si Hazel, sino Hazel? Sagung. Taga saan? Ayan. Taga Santa Rita, Pampanga. Si Hazel Sagung. Alright. Ayan, mayroon mga prayer request po siya. Ayan, ito po. Prayer request na, ayan, meron po mga ilan po na nagpapahanap ng trabaho, nagaanap ng trabaho. Mamaya po, Pastor, ay panalangin po ninyo itong mga prayer request na yan. Okay, Pastor. So, balik po tayo sa ating topic, yung communication. Yung tanong ko kanina, sa anong kaparanan nakipag-communicate yung ating Diyos Ama sa bayan ng Israel nung lumang tipan? Basically, and of course, he communicated through his skin, through his prophets, and in the Holy Ghost.
But many, many times in the Old Testament, makikilala yung mga prophets niya, kausap ka ng Diyos. Ano po, kanyang si Jeho, kanyang si Jeremiah, kausap ka lang nila ang Espiritu ng Panginoon. Kaya hindi ka pumili kay Jesus. So nakikipag-usap ng direkta ang Diyos Ama. Yan, sa pamamagitan ng mga propeta. Sa pamamagitan ng mga propeta, ginamitin po niya ang mga sacerdote, ang mga priest, upang i-communicate yung salita niya sa mga niya. Kay Moses, anong kautusan niya? Anong ginawa ni Moses? Umakita doon doon. Binigay na niya sa kautusan. Doon sa tabdera, binaba ni Moses. So ito ang utos ng Diyos, ang pungutos. Ganun po ang lasang luminitas. So ito yung nangyari nung lumang tipan, ang Diyos mismo ang nakipag-communicate sa tao. Ngayon ay dadako naman tayo dun sa bagong tipan na kung saan dito ay ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus upang direktang magpag-communicate. Tama po yan. Ayan. Pakipaliwanag nga po yan, Pastor. Of course, dahil nga sa kadahilanan ng lumang tipan na anuman ang gawin ng mga tao sa pwede, eh, pwede, ang gawin ng pwede, na talaga yung lahat ng kasalan. So, once and for all, sabi ng mga Panginoon, ito ang gagawin natin, ano, I will send my son, no? Sabi po ng katanungan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya ang salita ng Diyos, ano po? At pinananayan niya yung katangyarihan ng kanyang salita noong ipinagkagawin ng anak niya, ang buhay niya, doon sa cross na Calvary, ang ibig mo sabihin ng Diyos, ganito pa kayo kabahan. Yung po ang communication ng Diyos yan po, ibinigay niyo yung kanyang tunay na anak sa krus ng Calvary. Ang tanong ba sa malinag, maliwanag ba yung komunikasyon kaya ng Diyos na yung mensahe niya na ang sino man na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at ang sino mang tumanggi sa kanyang anak na si Jesus ay mapapahamak at mapaparusan dun sa dagat-dagatang apoy. Ayan, maliwanag ba yung mensahe na ipahatid sa atin ng Panginoon? Napaliwanag po ng mensahe niya na pinatunayan natin ang Panginoon Jesus. Binigay ang kanyang buhay upang maligtas tayo na ano at maipadama ko ng mahal ng Panginoon Jesus. Ang hindi malinaw ka, yung desisyon ng tao, no? Meron po ng desisyon na yes, sinikilala ko ang komunikasyon at salita ng Diyos at kanyang anak at ang ginawa niya at meron namang atabili. Ano, hindi malinaw sa sabi nila, ako naman ay religyoso at naniniwala na naman kami. Hindi po maliwanag siya. Yung po ang kasagot. In other words, ang communication po ay merong transmitter and receiver. Yes, tama po. It's two-way. Two-way communication. Ang nag-communicate ng Diyos, ito yung sagot ko. Tama po yun. Kung magre-response kayo sa akin, tatanggapin niyo ang aking anak. Yes. Magkakaroon kayo. And in response, tatanggapin niyo yung anak. Or yung response naman nila, pwede nilang i-reject. Tama po yun. Yeah. Tapong naman sa, kung meron akong handalalas, Pastor, pinigay ko sa'yo. Uh-huh. Akin na, Pastor? Hindi, ito muna pala. Gusto ko, check it. Uh-huh. Kung meron akong $100, pinigay ko, Pastor, sa'yo ito muna. Hindi ka naman pumipo. Uh-huh. Yung sinabi mong, eh, thank you, kapatid, dadaan sa akin ito, bilang sa mo. So, tinanggap ko. May transmitter tayo, ito sa inyo to. Uh-huh. Ano po, ay salamat, at akin na to. Uh-huh. Sa inyo. Kung hindi ka naman nag-response, yung naman sinabi nila ka nagkakot ko, magkakot ko muna. Ano ba kung gusto niyo mangyari? Siguro, ipalag ko na ako, tapo ko pala. Yun po yeah. Yung pagkakanoon ng ama sa anak. Binigay niya. Binigay niya ang kanyang magutong na anak. Ang kaya naman, tanggapin natin itong kanoon niya, ang giri niya. Sa atin yung buhay, si Jesus ang po. Kung yan po yung reject natin, kung hindi man tayo yung salita, hindi natin yung diwanan na walang decision natin, eh, doon po nagkakaroon ng message communication transmitter and receiver, ano po, kailangan ng tanggapin, nung pinagpil niya. A gift is a gift when the giver and the receiver receive a gift. Kung hindi po tinanggap yun, hindi po matatawag ng anugyo, hindi po nagagatid, hindi tinanggap yung pinagbigyan, ano po, ano, hindi po magiging anugyo. So, yan ang po ng ama-anak, hopefully, and we pray po na tanggapin natin ang tanggapin ng ama na yeah. Dahil alam natin yung kaganapan po ng salita ng Diyos, na sinabi niya kapag ang salita ng Diyos ay naikalat na sa lahat ng dako ng daigdig. Yan nga yung tanda na darating na nga ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya itong Tinig Pinoy po, itong OND, Oras ng Biyaya, eh, meron tayong access ngayon sa buong daigdig talaga. Yes. Kanina na, nabanggit natin, may Saudi Arabia, Hong Kong, Japan, Philippines, Israel, Jeddah. So ito yung iba't ibang sulok ng daigdig. Ito na yung bahagi ng katuparan na sinasabi ng salita ng Diyos na ang salita ay may kakalat talaga. Tama po yun, praise God. And of course, we're praying lagi po ng isang magagawa. Malapit pa natin yung vision, ano po.
lagi pong the world is the vision. Buong mundo lagi. Kaya sabi nyo pa rin, go into all the world. Ano po? Magsisimula lang po tayo sa isang mananinawain. Pero ang sabi po natin, ang mission natin, maabot, makommunicate ang buong mundo. Praise God. Pero ang tanong, Pastor, kahit alam na ng tao yung communication sa Diyos, hindi pa rin nila ito masyadong naunawaan eh. Siguro ang tao ay kinakailangan magsikap na mapakinggan talaga ang tinig ng Diyos. Sapagkat katulad ng ating mga aso, ng ating mga alagang pusa, o yung mga tupa, alam nila ang tinig ng kanilang mga Panginoon. Yung, o kaya yung mga tupa, alam nila yung tinig ng kanilang pastol. Ganyan din po siguro na napakahalaga na manunig natin yung pagsasalita ng Diyos sa ating mga puso. Yes. So, Pastor, saan ang paraan ba? Paano natin maririnig ang komunikasyon ng Diyos sa ating mga buhay? Well, God speak to us in a smarter part of any way. He could speak to us in dreams. He could speak to us through His prophets, through the pastors. Ano, by us just watching communication like television. Ilan pong patatong na ang narinig natin na they're watching 700 Club or 160 Channel Programming. Kita sila hindi po ng Panginoon. So napakarami pong kaparaanan niya nila na po sa ating modern times. Right. But I believe ang talagang sumuro na number one sa sarang natin, communication ng Diyos sa atin through His Word, sa Bibi His Word. Ito po yung ating bubuksan, pag-aaralan. Yung po ay living, hindi po yung history po. Yung po ay living Word of God. Doon po siya mag-uusap sa atin, idatako niya ang salita niya kung paano niya tayong gustong makakausap sa mismong salita. Right. Ngayon, nabanggit natin, nung lumang tipan, nakipag-communicate ang Diyos Ama sa bansa ng Israel. Nung bagong tipan, nakipag-communicate mismo ang ating Panginoong Yesus sa mga bayan ng Israel. At ngayon naman sa ating modern times, yung ngayon, yung ating kapanahonan, sino naman ang direktang nakikipag-communicate sa atin? Ito sa ating ito yung pangatlong persona ng Trinidad, okay, di ba? Yeah, tama po yun. Through the Holy Spirit nga, yan ay talagang we are being guided na po sa komunikasyon kung paano tayo ginagaya ng salita ng Diyos. I think ito po isa sa malaking tanong ng mga tao, no? Paano yung sinasabi na God speaks to me? No, madalas na rin natin narinig yan, God has spoken to me. Ano? Mm-hmm. Or I heard from God. Yan po yung mga salita kung paano natin nalaman yun, sigurado po ba tayo? Alam po yun, kung sinabi, God spoke to you, I heard from God. Make sure na ito ay in agreement with His word in the Bible. Ano po yung maliwanag po na narunong po siya. Hindi na po siya mong dadagdag pa ng anumang salita na maliban sa salita ng sa Biblia. So, if God spoke to us na sinabi niya, mahalin mo aking kapitbahay, our neighbor. Uh-huh. No, meron na touch sa mga ano, nangusap siya na bigyan mo siya ng sopas, whatever. Eh, po yung tanong po yun, nangusap siya. Pero yung po yung nasabi siya sa salita ng Diyos, love your neighbor. So, hindi yung lipat bahay. Hindi po lipat bahay. Yan po yung mahal bahay. Mahal mo ang mahal bahay. Right. Right. Pero sinabi po sa banal na kasulatan, ang sabi ng Panginoon na sa aking pag-alis, iwanan po ang ating banal Espiritu Santo, yes, na siyang magbibigay sa inyo at magpapaalala sa inyo ng mga bagay na nakakalimutan ninyo o dun sa mga pagkakataon na kailangan nyo ng wisdom. Amen. Bibigyan tayo ng wisdom ng Banal na Espiritu Santo. Yes, He will guide us. He is our teacher. And He will direct us kung ano po ang pinag-agawa. He will lead us. Ano po? The Spirit shall testify na ito ay sa Panginoon. Ano right. Ang usap ng Diyos, the Spirit that dwells in us, ano po? That we live in with the Word. We will live and we will do our works with peace and joy and victory. Right. Natutuwa po ako sa aking pag-uwi sa Pilipinas dahil na-meet ko yung aking classmate doon at through the power of communication through Facebook, doon na-meet ko po yung mga ibang aking kabats and classmates. Dalawa po sa kanila ay naging pastor na. Amen. At napuntahan ko po sila and I am so glad na sila po ay mga lingkod ng Panginoon. Pastor Mark Salunga, ayan, Marcos Salunga, at ganyan din po si Pastor Nestor Kunla. Amen. Ayan, sila po ay namitron and I was glad and I'm blessed sa kanila pang mga buhay. At ganyan din po, meron po tayong mga classmates ngayon na nasa Saudi Arabia din, si Omar Feliciano, ayan, at yung aking classmate sa Pilipinas, si Rowena Bansil. Amen.
Amen. Yan. Hopefully, ay nanonood po siya sa oras na ito. Amen. Yan. Apostol, siguro dada po tayo ngayon sa ating special number na ibigay sa atin ng ating kapatid na si Brother Leo De Vera. Hello. Yung kapamagat na kanyang awitin ay Tupang Baliw. Ay, hindi. Tupang Baliw. Ano ba yun? Ligaw. Tupang Ligaw. Tupang Ligaw. Sabi ng Tupang Ligaw. Yun lang ang komunikasyon kung nagkamali ka. Miscommunication nyo. Yun ang mali. Tupang Ligaw. Tupang Ligaw. Mali rin yun. Sige, pakinggan po natin ang awitin na yan. Tupang Ligaw. Ito po yung Tinig Pinoy Jingle. Amen.
Right. Yan, patuloy natin binabati yung ating mga kaibigan dyan sa Pampanga. At alam niyo, pagkaalis namin sa Pampanga, dumating ang napakalakas na bagyo. Yeah. At lumubog po ang 90% ng Pampanga. Hindi, wala na kami ron eh. Yan, pero tayo po ay nalulungkot dahil marami pong mga bahay doon sa nilubugan na naman. Ayan. At ako'y nagagalak din dahil nagkita kami nung aking kaibigan na pastor din na kapangalan mo, Bienvenido rin. Bienvenido David, in short ay brother Ben David. Ben David. At nung nagsimula po sa Guam, siya yung kasama ko, doon siya nagsimula ng maglingkod sa Diyos. Pag-uwi niya sa Pilipinas, yun nga po naging ganas na siyang pastor. Amen. I'm so blessed na sumuro ay pangitin natin yung mga lingkod na sa Pilipinas because I have had a pastor at church in the Philippines for 4 years. At nakita ko po talaga ang paano ng mga lingkod na pangitin sa Pilipinas talaga kung how mighty these people are. Ano po, na huwag mong sasabihin na may kahirapan ng buhay at ilalikod na dito sa Europa. Katapatan. At yung church na that was more than a year ago ay nagkaroon tayo ng fundraising para makatulong sa church na nasulog. Yung church na nasulog talagang natupok. Eh nung pinunta ko po, napakaganda ng church. Hindi lamang yung church na yan physically on fire, pero spiritually on fire sila. At sa youth pa lamang ay 500 na. Lumaki. Talagang meron talaga ang purpose ng Panginoon. Nagpunta po ako ron at meron silang balcony pa sa likuran. At pagkaganda-ganda po ng kanilang yung harapan po, yung altar po ng kanilang church at bagong-bago po yung kanilang And sa grace of God, I know na nag-provide siya. Kaya naitayo po itong simbahan nito. Amen. Ngayon, basta balik tayo muli sa topic natin na komunikasyon. Yan. Sa komunikasyon po, ito naman ay bibigyan din natin yung komunikasyon naman ng magulang sa anak o yung tatay sa anak o di kaya inanay sa anak. Yan. Siguro bigyan din mo nga dito, Pastor, na ano yung dapat na gawin ng isang tatay upang sa ganun ay magkaroon ng isang magandang komunikasyon yung magtatay o mag-inang. Tama po. Puro sa anak, pag-importante yung komunikasyon lalo sa yung anak. Lalo na yung mga anak na. We just play with them, but as they grow older, ano may mga tanongin na yan, yung mga iba pupunta sa kalayo, iba naman mag-isipag-isawa, at mag-abroad, whatever the plan is, you know. And so, it's very important for us to have that clear communication, lalo po sa tanongin ng ating mga anak. Sabi kong isang anak namin sa Jeremiah, ano po, nag-aami ko, nagsundalo pa sa kalayo, na so, yung communication namin, medyo kalamanda, lalo na yung si Mrs. niya, ayaw nga ni Mrs. Magyari niya tayo, kaya hindi tayo nangyari naman. So, whether he likes the marine, sabi niya siya sa amin na naman. At ako talaga bilang ama, ano, tahanan, talagang may nandun yung pangamba niya ng anak mo, susuko dun sa gulon. But then, through communication, nakipusap kami. Then, talagang itong nais ko, I dream about this. So, we prayed at sabi ko kay Mrs. na bayan natin yung bata na yun ang dream niya, yung gusto niya sa puso niya. So, nung makita namin yung grabe siya, we attended a ceremony. Maligaya yung bata, natupad yung pangarap niya. I think that's an example na nagkaroon ng communication sa pagkakit kung siguro sinabi namin hindi maganda yan. May kaya lang, ano mangyari sa'yo? Mag-engineer ka na lang, mag-aral ka. Mali, yung naging engineer siya, nakapag-aral siya, magandang nakikinita niya. Pero ang dreaming is hard. Nakikita niya kasi yung bata pa, yung nasundan, talagang dito ng dream, gano'n po. Para siya yung, hindi niya natupad yung dream niya. So yung miscommunication niya yun, bagamat hindi lang po puro material, kundi yung dream ng isang lalaki ng anak natin, na nasuportahan natin, at karoon ang communication. That's the way. Alam po natin gaano kahalaga ang komunikasyon lalo na sa larangan ng politika o di kaya national security. Itong hindi pagkakasundo po o yung standoff between China and the Philippines dito po sa Scarborough Show na ito
dito po ay kailangan natin ng mga taong magaling sa komunikasyon to go in between itong mga pakikipag-usap na ito upang sa ganun may iwasan po ang gera o may iwasan po ang bloodshed. Yes. Yan. At alam natin po sa Senate ngayon ay nagkaroon ng parang back channel ng ating Pangulong Pinoy at ginamit po niya si Senator Antonio Trillanes na upang sa ganun ay magkano po medyo maglubag po yung kalooban ng mga taga China at kaya din yung mga taga Pilipinas. At ngayon naman po ay yung pinadala po ng ating Pangulo si ating Secretary of Local Government na si ex-Senator Mar Roas. At ngayon ay mayroong miscommunication sa Senate. Itong Senate President Juan Ponce Enrile at si Senator Antonio Trillanes ay nagkakaroon po sila ng miscommunication. Ayan yung puro yung problema. Itong sabi ng isa, i-traitor ka. Ang sabi naman ng isa, nagpapagamit ka sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo o sa mga politikong gusto ngatiin po yung baluarte ng isang politiko ron. So, ibig sabihin po, napakahalaga ng communication. The lack of communication, maring umantong sa gera o yung merong tamang communication, maring ikapanalo mo naman sa gera. Nasabi niyo yung dilimahan. Sa kong dilimahan, siguro po yung lalo ko yung gagalan ko sa war strategy and history. Yung communication, yun ang number one, hindi tatarginan yung weapons mo. Ang gusto kong targinan ng kalaban, number one, yung communication nyo. Masirahin yung communication nyo. Pag nasira po yun, yung eroplano, yung barako, hindi nila alam kung saan sila pupunta ngayon. Kung anong gagawin, natala sila yung communication. So napakalaga po nun, ano? So even in our own life, personal life, politics, whatever, kailangan po magkaroon ng tamang communication sa pagkat po may ka, doon po nagkakaroon ng meron bang letter na sinasabi? Ito po yung sinabi na nga po niya, itong masamay na tayo communication, ano po niya, na napakalagyan na po, yung anak namin ako ni si Jeremiah sa communications siya, ano po, kaysa na sa gawa niya, total mag-out na kasi siya, napanggit po na yung trabaho niya, sa satellites, tinitingnan nila sa talagang communication. Ngayon, ang kanilang trabaho, to relate to the general on the field, nasa yung laban, yung narito, nasa angle 80 degrees, whatever, ano, at to communicate because their plans ano pa rin sila. Ngayon, kung wala yung communication, kaya baka natarik yung sakit din yung nakamig. Kaya kailangan na baka nagagulon. Ito ang narinig na rin, yung side, lunch, and then the board. Kanya po pahalaga lang sa sakit. Alam po ninyo sa Pilipinas, ang mga Pilipino po ay talaga po mahilig sa komunikasyon. Ito ang sentro po ng ang Pilipinas po ay pinakamaraming text na ipapadala, text messages sa anumang bansa sa buong daigdig. Sa katunayan, meron pong mahigit na 1 billion texts na ipapadala. Ibig sabihin ay constantly ang mga tao ay sinabi, pare, kumusta? Pare, nandito ako, nandiyan kami, nandito nami. Parang ito po yung mga komunikasyon na talagang nag-uumapaw sa ating bayan. Kaya yata yung ipwento sa akin na may nasa sa kumpanya sa grupo eh. Sabi niya, mawalan po kayo pa, pakatext na. Yan, pakatext na. May intelligence sa sayo. Kaya nga po, importante yun. Nagkita po ako sa Pilipinas, yung mga tricycle driver na nandun, yung mga pedicab drivers, meron mga cellphone sila, kaya pag yung mga cellphone, nagbibigay sila ng mga calling card nila o sa mga tao, mga possible customer nila, kaya pag kailangan nila ng lalabas sila, katawag lang sila. Ay, kaya na po yun, pati yung mga kasi sila lang. Nagpupunta sila. Yung mga babalot, ganyan nila. Yung nagtitinda ng balot, nasa isang lugar na lang, hindi na siya naglalakad ng balot. Tine-text, multi-text na lang, inanan na lang niya. Ano nakalagay sa text niya? Balot! Lumalabas sa text yun. Lumalabas sa text yun. So lumalabas yun. Ayan, kaya tatawag lang sila, balot, kung pumunta ka na rito. Malinaw pa, anong gusto mo? Ilan? Dalawa na iyan, daanan niya. Huwag kang maglagay ng dugo. Ayan, may nakalagay na po sa kanyang text. So, yung aking mga anak, siguro dahil
si yung bunso ko, yung dalangin walang cellphone dahil hindi namin makakuha dahil sa family lang kasi lima lang eh. Pamanin na siya. Ayan, kaya si Miguel ko ay nangangailangan na rin ng kaparaanan ng communication. Eh meron din siyang ano lang na prepaid upang sa ganon ay for emergency reason at para mapadali yung buhay dito sa Amerika, kailangan po nila ng ano lang po, $10 lang po yung binabayaran ni Miguel for 2 months. So $5 a month lang. Amen. Yung pong communication na nakakala po, yung lahat disaster. Nalala po, nag-record yan, nag-harigay niya. Paano ang communication natin sa lahat? Ikaw nasira yung communication. Meron pong report ito din na na EMP, ano naman yung nagagawa nyo? It's called electromagnetic pulse. Ito po isang military strategy na hindi po digmaan ang bomba, hindi po mga paraanan po yun. But the modern times is to destroy the communication and satellites in the air through electromagnetic pulse. Ang ibig ko sabihin, pag inilans na nangasin ang mga alamang bansa, mawawala ang internet, ang telephone, ang ilaw, ang power, ang communication, ano po ang mangyayari sa isang bansa kapag nawala ito? The bank account, everything, zero, zero, it's all darkness. Yung po isang lans na in the dark strategy. So, for those of you interested, ano ang isagay po sa lugar? EMP, electromagnetic pulse. Ano po, yan ang inilalans niyo ng mga isang military strategy ng mga malalaking bansahan po. So, yan po isang communication. Destroy the communication. Napakadag po naman yan ang pag-inilalans yun. Kaya ngayon sa election dito sa Amerika, pastor, ito mga bibigyan na natin ng mga 3 minutong pag-uusap lang dito. Eh, supposedly dahil napakasama ng ekonomiya, normally sa mga ganitong sitwasyon, kung sino man ang kalaban ng nakawag kong presidente, eh sigurado mananalo dahil napakasama. Eh, pero ang problema, bakit kaya napakadikit dito ang labanan ito? If you're talking about the polls. Yeah, itong polls. Eh, dapat sana isigurado panalo na itong kalaban ni Obama. Pero bakit ito kaya very close? So, communication na kayo. So another reason of course ay baka nire-relate po ang communication na yun. Gano'ng matutupo itong mga calls na ito. So yan po, tama po yung dahil sa kanya na mas communication, lalan sa TV yan. Can affect influence, ano po yung mga ibang labo, nasasabay nila. Eh talo naman talo kung ganda natin, ganda lang ako po. So naging gawin niya na po. Yung word ng communication, yan nga po. Di ba may mga, ano ba yung pastor, yung mga kurso na para kumuha ka ng mas po matawag dyan, di ba? Ayan. Pag naman tinanggal ka sa pagiging katoliko mo, ang tawag dyan. Excommunication. Kasi, halimbawa, hindi ka na nagsisimba. Hindi ka na, hindi mo na sinusunod yung katuruan ng Iglesia Katolika. Ikaw ay ma-excommunicate or excommunicado. Yan, hindi ka na pwedeng makipag-ugnayan. Bakit hindi ka na Rosario, dahil hindi kita na yan. Yan. May edad ka na, si edad eh. Si Rosario, hindi na pinaansin ka si edad nandiyan yan. Ayan. O basta baka masensure pa tayo. Ayan. At binabati po natin yung ating mga muli. Kung hindi nila narinig kanina, from Canada, Josie Kalalang. Ayan, siya po ay alam natin nanonood paminsan-minsan. Si Ignacio, Alan Ignacio po, classmate ko. Si Gracie Kat ng Pampanga. Si Engelbert Mylin ng Italy. Ayan, sana po makarating tayo dyan sa Italy. Ay, para yes, naman na makita natin yung... Ano ba makikita sa Italy? Yung mga... Ano ba yung makikita nun? Yung Rome. Rome. Yung Vatican City. Vatican City. Ayan. Yung Eiffel Tower pa doon? Sa France yan. At France ba yun? Hindi pa na mag Pero kung nandun ka na, siguro pwede ka na makapaglakad, papunta roon. Makikita ka marami kita dyan. Oh yan, marami. Tsaka mga ano yun eh, mga Italian food, ang dami dyan. Yeah, spaghetti, bola-bola, macaroni, lugaw. Cheeseburger. Yeah. 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 Hindi po. Pati ko lang yung mga tsaka sa Seattle, mga pastor na kilala na niya, Pastor Valencia, Pastor Israel, si Brother Edwin, sa Pobayan, si Brother Andrew, Alcantara, Romy Alcantara, Alcantara. Pastor Florin, na namin niyo ron sa... Manamin yan, sa napakaganda kong gawain, mga kapatid natin doon, we are so blessed. We told them to communicate with us in OND if you want to show a part of your ministry sa OND. Yan si Nes Mendoza, si Ernesto Tarocco ng Pampanga,
Ildili sa mga laban ng Jeddah, si Beth Ginto po ng Israel, at marami pa pong iba. At tayo po sa ating video producer ngayon, and marami po tayong nanonood ngayon sapagkat nalagay po ang Tinig Pinoy as a trending videos. Yan po, nakikita yung mass communication, di ba? Journalism sa television. Uh-huh. So, I believe one prayer dito sa ONP, itong programa natin yung Pastor Biyaya, to land this on the television network, ano po, pinag-asaran niya ni Pastor, sa hopefully, one of the sistema, kasi na si Brother Paul Prats, na TVN, Unity Broadcasting Network, and hopefully, who knows, we pray to God, faithfully, ito po ay isang grassroots movement, and of course, sinimula na po ito, originally, at we are praying na ito po ang magiging programming ng Christian film programming around the world. At hopefully, in God's time na makapuha ang network natin, mass communication through television right. Network. And that is a very ambitious yes. Dream, Pastor. Like na makapag-broadcast tayo sa Trinity Broadcasting Network amen. Dyan sa Costa Mesa, yes. California. Nakapasyal na tayo ng mga apat na beses dyan. Amen. At ngayon, ito po. Ito, kilala-kilala ng mga kasama ko dito eh. At kilala-kilala ko rin. Ito po yung kapatid na si Brother Noel Cruz. Amen, Brother Noel. At Sister Lina Cruz ng Guam. Hallelujah. Ayan, mga anak nila. Si Mikey, si Micah, ganun po. Si Michael. At yung isa po, si... Ayan, kumusta po kayo dyan, mga kapatid? 8 years na tayong hindi nagkikita. Amen. Mula ng December 2003. Hallelujah. Ayan, hindi na. Ay, pero nagbalik po ako ata, ano, nagkaroon tayo ng film showing dyan sa... Nakita ko tayo yan sa... Passion of the Rise. Ayan. Sana makapasyal kayo dito at mabisita nyo kami. Amen. Dito po. At kapag kayo'y nagkaluwang-luwang na. Amen. Kunihan tayo. Monday in due time, ito po yung dream natin na not to be famous lahat ng ibang worldly dreams. At kundi po yung to preach the world, yung po ang ating ambition, yung po ang ating dream to have a worldwide communication. Also, just take note, next year, November, pinagrahan ko sa televised around the world, all television, all radio, to for him to tell that Jesus is coming, Jesus is alive, and to all Muslim, Buddhist, anyone, to know him, yung po ay napakalagay ko sa halal this year. That is a very momentous event. Very momentous experience. Even lahat lang Christian, you know, denomination, maging bahagi po tayo dahil hindi na magtatagal ang buhay ni Manong Billy. Ang edad po niya ay may gitna 90 na. O kaya... I think it's a dream niya ito ang gawin. O pwede, maalagay natin sa team o NBA, ano? Yeah, kumbaga sa laban po ni Pacquiao, konti na lang yung natitirang laban niya, isa, dalawa. Kaya, isamantalayin po natin, panoorin natin itong mga ito, bahagi lang sa isa. Si Brother Manny Pacquiao, hopefully sa next laban niya, we don't know yet, na mamaya, mapapanayin natin sa OMB, si Brother Manny Pacquiao. Brother Manny Pacquiao. Mayroon natin sa oras ng biyaya. Pag-pray po niyan, and what we hear is testimony, and hopefully by that time we have millions of listeners. At dadawa na po tayo ngayon sa ating sports news balita. Hallelujah. Of course, yung balita po natin ay tungkol sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao.
sa December 8. Yes. Kanino po, Zod? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam. Hindi, si Marquez na. Si Marquez. Yeah, Marquez. Ayan, kay Juan Manuel Marquez. Na naman. Not once, not twice, not thrice, but for the fourth time. Maglalaba po muli. Yung muling tatlong lamang po nila. Sige po, pwede natin masabi na pwede kine-claim po kasi ni Juan Manuel Marquez na nanalo siya. Pwede siguro, posible kasi ang boxing po, kung wala pong knockout, subjective po yan based dun sa nakita ng mga judges. Ayan. At sa labang po ito, pareho silang nag-claim na kailangan ay prove ko na ako ang talagang mas magaling na boxinger kay Manny o kaya kay Juan Manuel Marquez. Kaya pinilitin nila kinakaw po yung bawat isa bago matapos yung fourth round. Kaya inaasahan po natin ang labanan nito ay talagang bakbakan, talagang puno po ng excitement. At makikita po natin, pagpas lang po natin yung papo ni Juan Manuel Marquez kung uli din niya yung ginawa niya nung yung pangatlong laban na 20 best niyang inatakampo yung panga ni Manny Pacquiao. Sabi niya, hindi niya sinasadya, bahagi po ng kanyang gawain niya bilang boksingero. Tingnan po natin. So, ano masasabi mo? Sino kaya mananalo? Ano well, of course, lagi tayong tawala sa kapitan, brother Manny Pacquiao, no? But not to put down Manny Marquez, who's a very good fighter din. So, very exciting po yung game yung sabi ko. But of course, all we can do is watch it and hopefully, sabi nga nila, the best man win. But if you ask me, talagang ang thing mo rin si Manny, wala po tatalo sa kanya. Even Brazil, hindi siya tinakot. Kaya yung buwang tingin ko yan. And doon natin nasasabi po na ang boxing po, kapag wala nang nakaka, very subjective. Kaya nga po, nakita ng 99% na tao sa buong daigdig na nalo si Manny Pacquiao, walang duda. Pero dalawang tao o lamang nagsabing si Bradley po ang nanalo. At siya mismo, naisip niya, nanalo siya. Yung cause niya, naisip niya, nanalo siya. Pero ito po ay malaking sinungalingan. So, on October 15 po, ay meron din po laban ng ating Pinoy o Filipino class na si Donito Donaire dito po sa Carson, California. Kalaban po niya si Nishioka po ng Japan. Ito po ay maasahan po natin isang magandang laban din sapagkat ang dalawa pong boxinger nito ay tinuturin na isang dalawa sa pinaka-mahusan na bantamweight sa buong mundo. Ngayon ay babalik na po tayo sa ating studio. Mabuti ah, naitanong mo yan, Pastor, dahil kanina pinag-usapan kita na tanongin mo ako niyan. Yes. mabuti na banggit mo yan dahil last month, ako po ay na-hospital at 3 times ako na emergency. Yes. At sa hospital mo, ako po ay CAT scan, X-ray, blood test, urine test, lahat po ng endoscopy, colonoscopy. So, kinulitude po yung blood ko every day. Ayan, so lahat po ng pwedeng gawin ng siyensya, ginawa po sa akin at pinainom ako ng napakaraming gamot. Ganyan. Pero after 1 month, ay muli po akong nagkasakit naman. Nagbalik po yung dating nararamdaman ko. Ibig sabihin, hindi nag-work po yung mga iniinom ko pong mga gamot. Yung hospital bills ko po, kung hindi babayaran ng insurance yun, umabot po sa almost $50,000. Ayan. Pero napakalaki pa rin ang babayaran ko dahil 20% noon, is around 7,000. Yun pa rin po ang babayaran ko. Dahil lang po dun sa sakit ko. And then last week po ay, yun nga po ay pray to the Lord that sinubukan ko lahat yung mabasa kong pwedeng magpagaling sa aking sakit sa tiyan, gastritis. Ayan, yun yung acid influx. At sinubukan ko yung yogurt, yung Yakult, yung carrot juice, yung salabat, yung mashed potato, mga gamot. Marami pang mga sari-sari mga pagsubok po. Until last minute po ay naalala ko po itong dati ko nang hininom pa nasa Guamabot, nasa Maryland.
ito po yung ating produkto sa Pilipinas, ito yung extra virgin, unrefined coconut oil. Ayan. Gusto kong hinihilingin yung aking asawa na ito po, yung aking hindi, ibigay lang yung ano, hindi ko naman sinabi pumunta ka rito sa harapan. Miscommunication, yun, miscommunication. Ako po ay nag-umapaw sa excitement dahil pag alam niyo, pag meron ka na-discovery na isang bagay na makakatulong sa kapo, lalo na sa mga Pilipino, lika na, lumapit ka rito. Ayan. Ayan, ito po. Ito po, ito po ang brand po niya rito, Nature's Way, pero napakarami pang mga brand na pwedeng, yung meron pong emerald, meron pong mga iba-iba po. Pero nakalagay po rito, product of the Philippines. Ito po ay hindi po pinainit, hindi unrefined, kumbindi in a natural process. Yes. Kaya ang sabi po ni Dr. Bruce Fipe na ito daw ang pinaka healthiest food in the world. Na ito po ay anti-fungus, anti-bacteria, anti-virus. At makakapagpagaling sa mga karandaman sa tiyan. Katulad ko po, alam niyo Pastor, paglabas ko po doon sa tindahan na pinagbilang ko po nito, umingi po ako ng kutsara sa loob. Paglabas ko po, hindi pa ako nakakasakay ng sasakyan. Kumuha ko agad ako ng isang kutsara at kinain ko kasi matigas nung pag, ito po kasi kapag malamig, matigas. Kapag ngayon medyo mainit, medyo naging malambot. So, pagkainom ko po at inayaan ko po itong dumaloy sa aking leg hanggang sa stomach at naramdaman ko kung paano siya nag-work at nakipaglaban po dun sa mga bakterya sa loob ng aking tiyan. At absolutely, at that very moment, gumaling po yung aking gastritis. At since then on, every night po, umiinom po ako nito. At sa pagkagising ko sa umaga, umiinom din po ako ng isang kutsara nito. At ngayon, masasabi ko po, no pain, wala akong nararamdaman. At nakakain ko halos yung gusto ko pong kainin sapagkat hindi po katulad dito ng ordinaryong gamot. Natatanggalin lang yung acid, di ba? Yung halimbawa, yung Malax, yung Nexium. Pero ito po ay pangmatagalan. Basta continuous mo lamang. At kasi yung pinapatay niya yung mismong cause kung bakit ka nakakaroon ng ulcer o gastritis, gastrointestinal problem. Ayan, at magaling din po itong pagbaba ng cholesterol ng tao. At may, based on medical research, yung mga may problema sa thyroid, lalo ng mga sa mga babae, ito po ay napakaganda rin gamot. At ito rin po, based sa modern research, nabasa ko sa Inquirer, nakapagpapagaling po ito ng AIDS. O yung sakit. AIDS. Sexual AIDS. Yeah, sexual AIDS. At yung alam po ninyo, ito po ay marami pong gamit dahil nagagamit po ito as a moisturizer. Ito, hindi ko sinasadyang gawin, nahawakan ko. At ito ay aking pong pinay po sa aking kamay. Halika, ilutin kita, Pastor. Hindi, biro lang. Mamaya na lang. At alam po ninyo na maganda rin po ito sa buhok. Alam ninyo sa baryo noon, yung mga coconut oil ginagamit sa mga... Kaya ang gaganda ng buhok ng mga kadalagaan doon. Yun, kami amoy ng laro. Ano ba yung masasabi mo, Sister? Pastor, maganda yung pagkakamatataan na yan. Yung mga parang bata. Ayan! Nasabi ni pampabata ito, mag-glow yung skin mo. Yan, pampabata ito at mararamdaman mo kagad na magbabago yung skin mo, mag-glow po yung skin mo. Hindi naman kaya ito yung pinayin sa amin niya sa kapitid na punta kami, pampabata, hindi naman namin. Yung pag-glow namin, bumata kami, pag-glow na, sabi niyo, Yan. Eh, sa mga nanonood pong ating mga OFW in different parts of the world, napakahalaga na magkaroon po kayo nito. Ito po ay nabili lamang sa halagang mga $15. Pero ito po ay product of the Philippines. Di kung narito sa Amerika, mabibili po sa mga health stores. Katulad po ng Sprouts, mabibili po sa mga vitamin store. Ito po ay available po. Maganap po kayo yung product of the Philippines. Kaya nga po ng OMP ay yun nga, ginagawa natin daluyan upang sa ganoon ay makatulong tayo. Sapagkat dito po ay maiwasan po natin katulad po yung nangyari sa akin. $7,000 yung babayaran ko po last month dahil lamang sa simpleng sakit na ito lamang palang worth $15 na
extra virgin coconut oil ang makapagpapagaling po sa akin. Mahalin mo yan. Manawa-namoy ko. Dati po, hindi, nahirapan akong inumin ito eh. Pero ngayon ay ay talagang gustong-gusto ko yung lasa. Gano'ng marami yung inumin? Isang malaking kutsara po. Hindi naman pala. Isang araw. Kaya tatlong kutsara kaya sa isang araw. Pero ako dinadagdagan ko dahil ayon po sa pagsasaliksik ng mga doktor dito sa Amerika mismo, ito ay nagpapabilis ng metabolismo ng tao. At nakapagpapapayat ka po. Since na ininom ko po ito at sinubuhan ko since Sunday, I lose around 5 pounds. 5 pounds? Oh, in 1 week. Hindi po ba maganda yun? I lose around 5 pounds in 1 week. Kaya... Tantanin lang ba? Pero kaya lang mga 100 times, hindi 500 pounds. Yan. Yeah. In other words po, Pastor, ito po yung talagang nire-recommend ako po. Extra virgin coconut oil sa lahat po ng OFW. Mahal po ang magpa-doktor, bawal lang magkasakit. Pero kung meron po kayo nito, una sa lahat, nangyari ito dahil... Ito ng konti, Pastor, habang nagsasalita lang para makita nyo lang. Ayan po ang extra virgin coconut oil. Alam niyo hindi naman basta nangyari yan, na naisip ko lang. Ako po yung nag-pray at pinaisip po ng Panginoon na ito ay bahagi ng tinatawag nating tree of life na napakarami po sa bansang Pilipinas. At napakarami po mga coconut farmers doon na ngayon po ay nakikinabang at pamilya po roon ang gumagawa po ng extra virgin coconut oil at pinapadala po nila in all parts of the world katulad po ng bansang Amerika. Kaya I suggest, I advise, based on experience at ngayon masasabi ko na I was sick but now I am healed. Katulong po ng virgin coconut oil and of course, ang nagbigay po ng wisdom ng Panginoong Jesucristo and through the prayers, ito po ay nagkaroon po ng katugunan. Amen. At mabibigay po tayo siguro bago matapos yung ating ano, ng isang 3 minutes video about BCO para magkaroon po sila ng information. Okay, pasok! Beauty, fitness, looking and feeling your best. So much comes down to your diet and exercise. We truly are what we eat. The experts agree, great health and fitness rely on the most natural ingredients. Discover for yourself an important element straight from the tree of life, the purity of virgin coconut oil. Now check in with world-renowned author Dr. Fai, who has written a book about coconut oil and its many benefits. Since the 1950s, researchers have been learning that medium-chain fatty acids in coconut oil possess unique properties with important nutritional and medical applications. This is why they're routinely used in hospital IV solutions, baby formula, antifungal medications, and sports and fitness products. And that these fatty acids possess powerful antimicrobial properties capable of destroying disease-causing viruses, bacteria, and fungi. In fact, it's due primarily to the presence of medium-chain fatty acids in human breast milk that protects newborn infants from infection for the first few months of their lives while their immune systems are still developing. With me now is Dr. Levi Peckinson, specialist in internal medicine, as well as well-known author and expert in the benefits of coconut oil. Most people, when they hear coconut oil, they are so scared about it. Scared because they are so afraid of cholesterol. Many people did not understand the benefit that you can get out of coconut oil. For instance, one substance that we can get from coconut oil is lauric acid. Coconut oil does not only have that, there are so many other benefits that you could get out of it. The fat that you get from animal fat is the long-chain fatty acid, and that's the one that scares a lot of people, which is true. The best saturated fat is the one coming from coconut oil because it's a medium size. But again, we need cholesterol in the body. The cholesterol should be coming from certain plant, and there are two plants that is known to produce a good cholesterol is your coconut oil and palm kernel oil. These benefits of coconut oil can be attributed to the presence of lauric acid and caprique acid,
and its properties such as antimicrobial, antioxidant, antifungal, antibacterial, soothing, and more. The human body converts lauric acid into monolauric, which is claimed to help in dealing with viruses and harmful bacteria. As a result of these various health benefits of coconut oil, it has been extensively used in the traditional Indian medicinal system. For more information on virgin coconut oil for beauty and health, visit our website at cocosroyale.com. That's cocosroyale.com. Okay. So, Pastor, napanood ko yung konting information, pero every time na magbo-broadcast tayo, ipopromote natin yan sa kapat alam natin na nakakatulong. Yan. Anything na alam natin makakatulong sa ating mga kababayan in all parts of the world, ito po yung ating ipopromote dito. Wala po tayong pakinabang dyan. Yes. Financially, kaya basta't makatulong lang po tayo. And lolos po natin next time siguro yung ating kaparaanan na kung saan ay mayroong kaparaanan tayo na yung mga nanonood gusto nilang gusto nilang makapag-invite ng mga kaibigan nila ayan in a very exciting way at parang meron pa silang financial gain. Ayan, eh lolos po natin yan next time na tayo po ay mag-broadcast. Yes. Ayan. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating oras ng panalangin, Pastor. Ayan. Meron po ba tayong mga listahan ng ating mga prayer requests? Sister Noy? Ayan, ito po. Ayan. Okay, nasa bahagi na po tayo ng ating pananalangin. And tayo po ay nagagalak at nagkaroon tayo ng pagkakataon po na makasama namin ang lahat po ng ating mga kababayan in all parts of the world at maipadala po nila ang kanilang mga prayer requests. Yan. Amen. Praise God. Yan. Pastor, eto, ipanalangin po natin itong mga prayer requests na ito at isa-isa kong bibigay sa iyo at ikaw ang mananalangin. Niling ko pong lahat ng ating mga kababayan na makibahagi po kayo sa panalangin ito. And again, kapag tayo po'y nananalangin, mapuno tayo ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Pastor. Tayo po, mako sa panalangin. Salamat po ang Diyos sa oras na pinagalaban sa amin, ang mga lingkod mo, Diyos, dito sa studio, ganyan din po ang mga kasama namin, Lord, na nanonood sa internet broadcast na ito. Lord, bless us, bless their life, Panginoon, at ganyan din po ang mga prayer request na ito ng aming mga kapatiran, Elvira Zapata, Panginoon, sa healing for her asthma, Panginoon. Lord, we lift up her to you in prayer, Lord, and just ask you, God, for a complete healing sa aming mga katawan. Lord, ipuyo po siya sa mga sandalan ito, Panginoon, you promise in your word, by your stripes, we are healed. Lang po namin, Panginoon, in Jesus' name, na pinagaling mo na ang kapatiran namin, Elvira Zapata. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din po, si Nando Menchi, Panginoon, for continuous good health sa kanilang pangangatawan. Lord, we lift them up to you in prayer. Patuloy po silang bigyan ng kalakasan sa araw-araw, O Diyos, at mabuting kalusugan. Panginoon, malayo sa anumang mga karamdaman. In Jesus' name, God, we speak good health upon them, Nando and Menchi. For Hilda Lisa, Manglaban, Panginoon, at we pray na Panginoon, gabayan mo po ang kanyang mga anak sa pag-aaral at makatapos sila, magkaroon ng magandang kinabukasan. Lord, you have written in your word that, Lord, that you had a plan for us. Ganun din po, naniniwala kami, lalo na po kay Hilda Lisa, Manglaban, sa kanyang mga anak at pamilya. Lord, a very beautiful, big plan for them. Therefore, we lift them up to you in prayer. Lord, magkaroon ng mabuting direksyon ang kanilang pag-aaral. Makapasilis sila, Panginoon. Excel, Panginoon. At ganun din po, makatapos na maayos at patuloy for their bright future. In the name of Jesus, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. At Panginoon, sa ganun din po dinadalangin namin, si Hazel Zagum, Panginoon, naghanap po siya ng
trabajo, Diyos, Panginoon, Lord, we know that you had a plan for her. Patuloy ka pong mangusap sa kanya, Lord, that she continue to advance ang kanyang planuhin sa buhay. Alam po niya, alam po namin importante sa kanya ang next step na ito, makakaroon siya ng trabaho. So we therefore, God, speak success upon her search for this job. Panginoon, saan po siya nag-apply? Lord, touch those people that will, Lord, be, could help her, Panginoon, matanggap sa trabaho ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Nilalapit din po namin si Engelbert Tarot at ang kanyang asawa na nasa Italy ngayon. We pray, Lord, na ang kanyang kailangan ay magkaroon po ng isang mas magandang trabaho doon po sa Italy, Lord. Hawakan niyo po sila, saan man sila naroon, na nawa, Panginoon, kayo po ang mag-lead sa kanila at magkaroon sila ng wisdom kung saan sila pupunta, sino ang taong kakausapin nila, saan sila titingin, ano ang kanilang dapat gawin. Lord, I pray, Lord, for wisdom sa mag-asawang ito. Nawa, Panginoon, ay makahanap po sila ng magandang trabaho doon po sa Italy, Panginoon. Lord, I also pray itong request ni Grace Sikat ng Pilipinas at para po sa kanilang petition papuntang Guam. Dahil ang kanyang asawa po ay nasa Guam, dalangin po namin, Panginoon, na nawa maging maganda po ang resulta ng petition nila. Lahat sila ay makapunta roon. Ganyan din po kung ano man ang mga pangailangan ni Edward A. Sikat na kanyang anak, Lord. I pray, Lord, na nawa ay mangyari ang lahat ng ayon sa iyong kalooban. Patubayin mo po ang pamilyang ito, nawa pagdating nila sa Guam ay magamit sila roon, Panginoon ko. At sa lahat po ng aming mga tagapanood, tagapakinig, mga nag-confirm na sila po ay nanonood ngayon. Lord, bless their lives. Yes, O God. May mga bless them, Father. In the name of Jesus, Lord. Lord, we pray, Lord, na gabayin niyo po sila, Panginoon. Yes. At kayo po ang kumadnubay sa kanila, Panginoon. At yes. Anuman po ang kanilang ginagawa sa oras, no, I pray, Lord, na makita nila na napakagandang maging bahagi ang oras ng biyaya sa kanilang buhay, Panginoon. I just pray, Lord, na ikalat nila ito at ang blessing na tinanggap nila ngayon ay share nila, Lord. Lord, I just praise you, Lord, sa buhay ng mga anak mo na kabahagi ng gawain ito, Lord. At nawa mapagpala sa kanilang lahat, Panginoon. They give you all the praise and glory. And at ngayon din po yung retreat ngayon nangyayari sa Oceanside, yes, sa San Diego, ng CCFOC Church, ang mga leaders po, mga pastor nandun. We pray, Lord, na maging payapa, maging maganda, at mapalakas ang mga espiritu ng mga anak mo na sumali rito, Panginoon. Continue to live up to your prayer, Panginoon, kung gawain, oras ng biyaya, Lord, vision by Pastor Ferdian, mga kasama po niya, dito sa anay, naglilingkod. God, nagamitin mo po, Panginoon, ang programa ito, Lord. Our only mission and dream, Panginoon, ma-communicate, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa lahat ng tao, ganun din ang iyong salita, Panginoon, na matutuwa namin in the name of Jesus. So we therefore, God, speak blessing upon this world. We speak increase, O God. Lord, we shall increase our territory around the world, O God. Lord, maagot ng programa ito, maraming kaluluwa, makilala sa iyong anak ni Jesus bilang Panginoon. At tagapagligtas that we speak that this program be the leading bilang Christian programming around the world in the name of Jesus. So we therefore, God, speak success and victory upon this world of Oras ng Biyaya in the coming days, Panginoon. Kasama ka namin sa gawain ito because this work is dedicated to you and to your glory in the name of your Son, Jesus. We also pray for Brother Jun Candelar and family. Lord, we pray, Lord, na patnubayin niyo po siya, ang mga kapatid. Patnubayin niyo po siya sa lahat ng palakin, mga plano sa buhay. Kayo po ang magpalakas, hindi lang sa kanya, kundi sa buong sambahayan. Lord, I give you all the praises. So, God, we also pray. Lord, for pray for this coming U.S. election, Panginoon, God, ako nakakalam na ngayon po, God, we know that that your word declares that all authority on earth was been given by you under your authority, O God. Alam po namin, Panginoon, tutulungan mo ang iyong lingkod sa aming U.S. election at ang karoon ng recovery and revival upon this land of America, even the land of Israel, for divine protection, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen! 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 Amen. Ganda ng ating broadcast ngayon, yes, at ang tayong natalakay tungkol sa communication sa Virgin Coconut Oil at yung
it's more fun to be defense. It's more fun. Yeah. Salamat po yung communication. So communicate our mga nanginginig na nanon. Communicate your brother, sister, katagbahay. Ibahagi ko yung programa. May programa tayo na our only mission is to pray for you and share the word of God. At ngayon po, dito po ay nagpapaalam na po tayo sa ating programa Oras ng Biyaya.